Hello guys! We are back for another makeup tutorial video. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung everyday look ko kapag papasok ako sa trabaho. This may be good for those na kakagraduate pa lang at naghahanap ng work. Siyempre, kailangan presentable tayo during our job interview. Or, kung nakahanap ka na ng work and required sa workplace ninyo na everyday meron kang makeup. Lahat ng gagamitin ko are drugstore makeup. Ano ba ang ibig sabihin ng drugstore makeup? So, ito yung mga murang-mura pero in good quality. Kaya ako nasabing good quality kasi some of these products, ginagamit ko siya sa everyday makeup. Ito yung mga products na hiyang talaga ako. So if you wanna know how I do my daytime office makeup look using drugstore products, please keep on watching. A good makeup starts with a well-prepped face. Ang ginamit ko for prepping my face are Eskinol Papaya Smooth White Facial Deep Cleanser with Pure Papaya Extract. Kung gusto ko ito kasi unang-una dahil mura lang siya, ilalagay ko na lang yung price na sa description box below. Pag nilagay ko siya sa face ko, parang malamig siya sa face, refreshing siya talaga without drying your face. Bakit natin kailangan cleanser? It's because yung mga naiwang makeup nung kagabi pa, yan, matatanggal na yan. And I also moisturize my face using Pond's Age Miracle Regen TM Day Cream with SPF 15 PA++ for normal to dry skin. As for the moisturizer naman, lahat tayo mapadry man ang skin mo or mapa-oily, kailangan natin ng moisturizer. For the oily skin, para hindi na mag-secrete ng extra sebum or extra oil yung face natin because yun nga, nilagyan na natin siya ng moisturizer. And as for those who have dry skin, kailangan nyo pa rin ng moisturizer para yung makeup or yung foundation na ilalagay ninyo sa face ninyo, hindi siya magkikling doon sa mga rough patches ninyo. I already prepped my face using those two products and then let us start. For my foundation, I'm going to use this Dream Velvet Soft Matte Hydrating Foundation in the shade Nude 40. And I'm going to apply that using my hands lang. At the back of my hand, this is the first time that I'm going to try this. Kasi ang usual na ginagamit ko yung Dream Satin. Also by Maybelline. Pero this time, tatry ko naman tong Dream Velvet. Maganda yung feel ng product na to. Kasi hindi siya watery and hindi rin siya silicone-y. Parang in-between siya. Maganda! I love this. Parang feeling ko mas ito na yung gagamitin ko kaysa yung Dream Satin. Nyo naman. Sobrang ganda ng coverage kasi parang yung kulay ng lips ko natakpan din niya. Ang maganda dyan, kaya pwede natin lagyan yung lips natin is para mas matingkad yung magiging kulay nung gagamitin natin ng lipstick. So, nakikita ko, pag hindi mo siya na-blend na maayos, pwede siyang mamuumuo sa mga fine lines ninyo. Kaya, make sure you blend properly. Let's blend using a dry na sponge para lang yung mga excess niya hindi mamuumuo. Yung dry kasi na sponge, ginagamit yan. Ma-blend yung product na nasobrahan sa pagkaka-apply. Yung iba naman, kaya ginagamit nila yung wet is because since wet nga yung sponge, hindi na siya makakapag-absorb further. So, this time, since kailangan kong i-absorb niya ng konti yung mga excess na nasa mukha ko, I'm using the sponge na tuyo talaga siya. For my eyeshadow, I'm going to use this Mumuso Vitality 4-Color Eyeshadow Earth Tones. This is for, I think, 149 pesos lang. And then, pag binuksan mo siya, ganito yung itsura niya. Big eyes. Pinan natin. Bago pa lang kasi to, first time ko pa lang rin ito gagamitin. So, 149 pesos, you get 4 shades. Earth tone shades siya. Tapos you get also this parang sponge applicator ba ang tawag dito. I do not use this. We're going to use this as our transition color. Yung medyo goldy shade. We're going to put it all over our lid. And then, lagyan din natin siya dun sa ating brow bone. Just to highlight. To shade our crease, we're going to use this mid-brown shade. Tingnan natin kung how intense it is. And then I'm going to use a clean brush just to blend it in. Blending it will make sure that all the colors are in harmony with each other. Just to intensify the outer view of my eye, I'm going to put this darkest brown shade right here. Since we're just going for a daytime look, dito lang tayo sa pinaka outer V hanggang dun sa arc ng brow natin. And then, kung gusto nyo i-lighten ng konti, kunin nyo ulit yung clean brush ninyo and then blend everything together. To line my eyes, I'm going to use the Sansan Waterproof Eyeliner Pen in the shade Black. Very matte ang finish nitong eyeliner nito, kaya gusto ko siya. When you do an office makeup, dapat as simple as possible. I'm not going to do a winged eye for this makeup look. I'm just going to outline yung natural shape of my eye. Para lang mas mukhang fuller yung eyelashes mo.
For our mascara, I'm going to use Maybelline Hyper Curl Volume Express Waterproof Mascara. I believe this is only 149 or 159 pesos. Of course, we're going to curl our lashes first. Importante ang mascara sa everyday look kasi it will make your eyes look livelier at gising na gising talaga. So what I do for my mascara is nire-rest ko talaga dun sa eyelid ko yung wand and then do the zigzag motion. By doing that, mas nagmumukhang makapal talaga yung lashes. Yan. So yung roots muna yung inuuna ko para lang mag-lock in yung pagkaka-curl ng lashes. And then yung bottom naman. And now we go back to the upper eyelash and apply mascara dun sa tip nung eyelashes mo. Ito naman will make our eyelashes look longer kasi ina-intensify natin yung kulay ng dulo ng lashes. Yan. Buhay na buhay. One useful tip, pag nag-a-apply kayo ng mascara, try ninyong umanga ng konti mas hindi mapipikit yung mata ninyo. We're done with our eyes. Next is kilay. For the eyebrows, I'm going to use this Style My Eyebrow. I think this is from the Face Shop. Using the shade 01 Gray Brown. So, itong gitnang to, papunta dito sa gilid, hinuhuli ko yan kasi biniblend ko siya. Ang inuna ko is yung itong ilalim. Yung dulo ng kilay nyo is hanggang ganito lang dapat. And then naman, yung arch ninyo should be dito sa outer black ng eye mo. Kung nagkikilay ako, ginagamit ko light strokes lang. Pag ang ginawa mo, dumiretso ka ng ganun, mas mahirap siya i-blend. So, maliliit lang na strokes. Gamit lang tayo ng spoolie para i-blend siya. Parang mascara wand siya. Brush natin upwards. Kung nakikita niyo yung mga stray hairs na yan, ayusin natin yan. Using Eyebrow Treat and Tame. This is from the brand e.l.f. Shade is medium. Kung paano tayo nag-apply kanina ng mascara, upwards zigzag motion, yung mga stray hairs na bumababa, it will really tame your eyebrows where it's supposed to be. And then for our concealer, I'm going to use this Miniso Cushion Concealer in the shade 02 Nude. I think this is for 99 pesos lang. Lagyan din natin ang mga nagsisigaw ang mga tagyawat. Actually, itong concealer, good to have lang. If ever meron kayo any foundation, you just put it at the back of your hand and then patuinin nyo ng konti. That will give you a thicker consistency of the foundation. So, para magiging concealer na rin siya. After na concealer natin, bibake natin yung face natin. So for baking, I'm going to use this Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. Tandaan, bago kayo mag-bake, make sure you blend everything in. The foundation, the concealer. Ayan, kung makikita nyo, merong mga nag-settle na foundation and concealer dun sa mga lines ng face ko. We're just doing a final retouch before we lock everything in. Itong baking, hindi natin to ginagawa dahil lang uso siya. Pero dahil everyday makeup siya, kumbaga, yan ang magiging makeup mo throughout the day, kailangan mas tumagal yung makeup sa face mo, lalo na kung oily skin ka. So, this technique works for me using the Nichido Creamy Glow. For some naman, they use the Coty Airspun. Para dun sa mga mas kaya pang mag-extend ng budget, they use the Laura Mercier na loose powder or setting powder. Pero tayo, since araw-araw natin siya gagamitin, I just use this Nichido and it works for me. Tap nyo lang kasi pag niwipe off nyo, madidisrupt yung product na nandoon. While waiting for the baking to set, we're going to put on some blush na. I'm using this Milani Baked Blush in the shade Luminoso. Tipong fresh-freshan lang ang look. Ang maganda dito sa blush on na to is, meron siyang golden specks or should I say, may konti siyang shimmer. Kaya if you put it on the top of your cheekbones, it can also serve as a highlighter. So by putting this blush, parang tinatanggal na rin natin yung excess powder after the baking. Maganda sa kanya, bagay siya sa mga Asian skin tones kasi medyo peachy tones siya. So with that, let's brush off the excess powder na. So kung nagtataka kayo kung bakit hindi tayo nag-contour, again, everyday makeup siya and pupunta tayo sa work, mas natural at fresh look lang talaga. Sige, papatawarin natin ng konti. Mag-contour tayo ng konti sa nose. Yung excess lang dun sa ginamit nating eyeshadow brush kanina.
For the lips, I'm just going to use this 1+1 Color Stay Lipstick from Miniso. This is also for 99 pesos. In the shade 04 Pink, more of a stained look lang para hindi siya masyadong patingkad. And let's tap it using our ring finger. So that's it for my final look, guys. I hope you like it. At sana nakatulong ito para sa inyo. If you have some suggestions on some makeup looks that you want me to do or some makeup brands that you want me to try for you, please leave them in the comment section below. And also, if you want to keep up on what I do every day, please follow me on Facebook and Instagram, all on It's Lalaine's Thing. Thank you very much for watching, guys, and I'll see you on my next video. Bye! Nakatawa yung kilay mo, dali i-shape. Ah! Ang gano'n ang tingin ka sa akin, sige, diretso ganyan. Yun yun. Sige, buka mo pa. Buksan mo pa. Yun yun.